Real talk na malulupet ang muling hahagupet. Pasensya nga lang sa paggamit ng salitang masasakit. Kailangan kasi yun para bumaon sa inyong bumbunan. Walang sentido kumon, walang natututunan. Mga ulupong nagtutulog-tulugan. Ako ang gigising sa mga taong salot sa lipunan. Ang lapis ko na hawak ang tatabas ng mga damo na pinagtataguan ng mga ahas. Intayin kang makalagpas para di ka makaiwas sa tuklaw pataliko, di kayang lumaban ng patas. Suot nila yung mga nakangiti na maskara, pero pag inalis mo nang lilisik ang mga mata. Kala mo natutuwa na bubuisit na pala. Kala mo ay pinupuri pero nilalait ka. Kapag magkakaharap they celebrate with me, pero pag nakatalikod daig mo pa celebrity. Nagpapanggap ka na lang na wala kang alam. Walang rason para magpaliwanag sa mga taong mangmang. Asan ang iyong mga kaibigan? Nagmumukha ka ng timang. Ba't di ka depensahan sa harap ng mga chismosang wala nang ibang ginawa kundi magpulong magbulungan. Ginauubusan ng pag-uusapan pag ikaw ang pulutan. Dahil daig pa 24 oras kung ikay tutukan. Ito ang aming bayan, puno ng kaguluhan. At kahit saan ka magpunta ay di ka makakaiwas. Ito ang lupang sinilangan naming Pilipinas. Dahil kaming mga Pilipino ay matitigas. Sino mang manakop marami pang kakaining bigas. Di ka makakaligtas pag ako ang bumibigas. Kaya huwag ka nang mag-angas, huwag ka na rin sumatsat. Ako na ang babansag dito sa ating bansang. Hindi ka tunay na lalaki pag wala ka pang nasaksak. Ganyan ang mentalidad ng mga lokong animal. Kapag wala pang napatay o naratay sa ospital. Kapag wala pang nabarel at ang lagay ay critical. Mga gangsta wannabe, mga punyet ang kriminal. Kamusta na si Rizal at ang mga bayani natin? Mga nagbuwis ng buhay para sa bayan natin. Ba't di tayo lumagay sa kanilang katayuan? Sali na matay para tayo di mabuhay para sa dayuhan. Nasaan na nga ba ang tunay na kapayapaan? Nasaan ang kabataang sinabing pag-asa ng bayan? Mga walang pinag-aralan, hindi yun panlalait. Sila'y napabayaan, kaya natutong gumamit. Dahil mga magulang, di sila kayang disiplinahin. Kayo po ang halimbawa na dapat namin gayahin. Tapos puro ka reklamo na walang pagbabago. Wala ka lang ginawa kundi isisi sa panghulo. May tanong ako sa'yo, sagot lang dito'y hindi oo. Bibigyan kita ng 3 segundo. Ba't di mo subukang lumugar sa posisyon ng presidente? At sabihin mo sa akin kung di ka sakit sa ulo. Mensahe kong 4 minuto. Maraming babatikos, marami na namang tinta ang mauubos. Marami na namang oras ang ibubuhos. At marami na namang boses ang mapapaus ng mga makatang maagang sumulat at nagsimula. Pero di kayang umangat ng isa, kailangan pa sumipat ng iba. At manghilap pa baba, kailangan pantibagin ang gusali ng iba para itayo ang kanila. Masyadong mahigpit mga kaday nang gumagapos. Kaya ang tanong pa rin ay kung kailan ba matatapos ang unos na dinadanas. Kailan ba makakaraos? Makikilala ba ang Diyos nang humanman na ang agos? Mga alon at dagok ng buhay at hamon. Kailangan natin ng Panginoon upang tayo ay makabangon. Huwag hayaang masayang sakripisyo ng mga taong nagmanasakit sa bansa. Bagamatay ating itapon, mga pagkakamali ay ibaon na sa kahapon. Nasa ilalim na sumpa sa loob na mahabang panahon. Imbis na Biblia at Rosario ang ating hawak-hawak. Bakit mariwan at anak ang mas lalong kumakalat? Mga bagay na nagnakaw ng magaganda nating balak at nagdala sa maling landas na ngayon ating tinatak. Tahanan ng ating lahi, tayo mismo umawasak. Mga utak lalong kumikitid imbis na lumawak sa mga bagay na taliwas. Ba't di ka makaiwas? Akala ko ba'y iniibig mo ang Pilipinas? Di kayang magbayanihan sa sarili nating bayan para sampat sumumpa ka ng panatang makabayan.